Dahil umano sa hindi pinayagang virtual na pagdalo ni Senador Bong Revilla sa mga sesyon ng Senado, kung kaya gumulong ang rigudon sa Senado ayon kay Senador Bato de la Rosa. May foot injury kasi noon si Revilla. Ang tugo naman ng mga supporter ng dating Senate President sa Senado sa pagtutok ni Darlene Kay. Eksaktong isang linggo matapos mag-resign bilang Senate President si Senator Mig Subiri, nagkaroon ng diskusyon sa Senate session tungkol sa pagbibigay ng permiso kay Senator Bong Revilla na online muna umattend ng session. Nagpapagaling pa kasi siya mula sa kanyang injury sa paa. May I know the exact rule, Mr. President, concerning a member of this chamber with medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President, is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may dala, kulang na lang po, wheelchair. Bumuka raw ang tahi mula sa operasyon kaya hindi siya makalakad ng maayos. Hindi pumayag si Noy Senate President Mig Zubiri. Dahil bukod sa hindi raw ito alinsunod sa rules ng Senado, nakakalabas naman daw si Revilla. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID-infected individuals or those that have contagious diseases. COVID, TB, Ebola. You know, pagka ganyan, he attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to join us, and he joined us last Wednesday, to be very fair about it. He did join us last Wednesday. So I leave it now to the majority leader to make the proposition. I just want to let you, to inform the body, you know, hindi po tayo nagpapaawa dito, no? This is just a mere parang consideration. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. I tried. Pero namagayong pa eh. Alam ni Majority. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. During our last session, I attended. Sa huli, pinayagan din si Senator Bong Revilla na mag-virtual attendance habang nagre-recover sa operasyon. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, ito raw ang naging mitsa ng planong patalsikin sa pwesto si Zubiri bilang Senate President. Trigger, yung artista, sumama ang loob nila Rubin Padilla, nila ni Jinggoy, yung mga artista drop at doon ang nag-start. I am not trying to fend off yung sa akin sisisi. Kung yan ang tingin nila na yung PDLX din Soviet kung yan, pero gusto ko lang mag-share sa inyo na informasyon na nag-retrigger uli itong pag-alis kay Senator Meigs nung nagalit yung mga artista. Matatanda ang sinabi ni Zubiri na ang hindi niya pagpigil sa hearing ni De La Rosa ang isa sa dahilan kung bakit nawala siya sa pwesto. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Zubiri ukol dito. Pero si Senadora Nancy Binay na raw ang magsasalita para sa grupo nilang tinatawag ngayong Solid 7 na binubuo ng mga senador na nanatili ang suporta sa kanya. Sa isang pahayag, sabi ni Senadora Binay, weird daw isipin ang rason umano sa likod ng tinawag niyang Senate ay dahil sa namamagang paa. Sabi naman ni Revilla sa GMA Integrated News, dapat ay mag-move forward na raw. Pwede raw isang issue ang nag-trigger. Pero bago raw ang diskusyon tungkol sa kanyang injury, marami na raw problema. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras.